Hello mga Happy Partners, I'm Edmond Bulgado. So ang isi-share ko sa inyo ngayon is kung paano nyo sisimulan ang business dito sa UCorp after nyo mag-join dito sa business. So kung marahil, nung nag-join kayo dito sa business na to, marahil wala pa kayong alam. So ano ang ituturo ko sa inyo? Ito yung tinatawag na 5 fingers of network marketing. So unang-una, pagkatapos nyo mag-join, kailangan nyo magkaroon ng prospect list. Yun yung number 1. Ano yung mayroon sa prospect list? Ito yung mga listahan ng mga pangalan na mga kakausapin nyo or si-share nyo ng opportunity. So, laging araw-araw i-update nyo yung prospect list nyo. So, sa number 2, pag may prospect list na kayo, dapat i-invite nyo sila. So, ang number 2 is invitation. So, paano i-invite yung kausap nyo? Kausapin nyo. So, apply nyo yung tinatawag na form. What is form? F stands for family, O stands for occupation, R stands for recreation, then M is for message. So, bakit kailangan i-apply yung form? Para mapalabas mo yung needs ng kausap mo. So, after yung ma-form, pag okay na, apply nyo naman yung keys. Ano yung keys? Keep it short and simple. So, after nun, pwede nyo nang dalhin sila sa presentation. So, yun yung number 3, presentation. Meron tayong mga presentation. One-on-one presentation, home meeting presentation, big presentation at online presentation. Ano yung online presentation? Ito yung pwede mong sendin lang ng video yung makausap mo through FB or Messenger. Then kapag nagpresentahan mo na yung kausap mo, dapat ma-apply mo yung tinatawag natin number 4, yung ABC rule. Ano yung ABC rule? A stands for advisor, B stands for bridge, C is for client. Sino yung A? Yung A, ito marahil yung apply mo, office, mga flyers, or anything na pwede mag-prove sa business na meron ka. So, yung advisor, yun yung i-build up mo para mas mapadali yung pag-close ng deal mo sa kausap mo. Then, kapag na-apply mo na yung ABC rule, so, papasok na tayo sa number 5. Ito yung tinatawag natin follow-up. So, paano mag-follow-up? Dito sa follow-up, dito lalabas yung mga objection ng kausap mo. So, paano mo sasagutin yung objection? Apply mo yung tinatawag natin 3F or feel, built, and found. So, always relate dun sa kausap mo kung ano man yung mga objection na meron sila. So, always relate sa sarili mo or sa ibang tao. Pero kung ayaw talaga, lahat nasagot mo na yung mga objection nila, pero ayaw talaga ng kausap mo. So, meaning negative talaga. So, tigilan mo na, apply mo yung SW3. Ano yung SW3? Some will join, some won't join. So what? Then next, dapat marututo tayong mag-next. So, I hope nabigyan ko kayo ng idea kung paano gagawin ang business dito sa UCorp. So, that's all. See you at the top.